Yo, what's up? Ngayon ay gagawa tayo ng isang crispy vocal, no? So, meron akong na-record dito at pakinggan muna natin yung aking na-record. So, hindi pa ito nalagyan ng edit o hindi pa nalagyan ng kahit anong effect. Ito ay solo pa lang. So, papakinggan muna natin kung ano ang tunog. At gagawin natin tong crispy at talaga namang siguradong magugustuhan mo ang tunog. Pag-ibig kong nakalaan sa'yo, yan ay pangakong totoo. Seryoso ako. So yun, no? So wala pa siyang ka-epic-epic, no? So gagawin natin, lalagyan natin siya ng epic. At una muna ay select natin tong track na to. Sigurado magiging crispy ang tunog nito pagkatapos. Ang gagawin natin ay equalization. Equalization, bass boost. So, balik tayo sa equalization. Pagkatapos noon, lalaroin mo yan ng ganyan. Okay, lumaki na siya. Gagawin natin normalize. At pagkatapos nun, equalization again. At sigurado, punta naman tayo sa treble. So, adjust natin siya dito sa pinakadulo nito. Ayan. Ganyan lang. Tapos, balik ulit tayo sa equalization again. Gagawin natin flat turn. Gagawin natin siyang flat. Okay. At pagkatapos nun, punta naman tayo sa bass and treble. So, ganyan. So, negative 3.0. Tapos, negative 3.0, negative 3.0, apply. Okay. Tapos, close. At pagkatapos, gagawin natin ay compressor. So, mag-adjust tayo ng konti sa compressor, sa threshold niya. Gagawin natin mga negative 25 dB. Sa noise floor niya, babawas tayo. Negative 35 sa attack. So, yan. Ang attack niya, 3.00 seconds. Okay. So, lumaki na naman siya. Gawin natin normalize. Tapos, pagkatapos nun, gagawin naman natin ay limiter. So, hard limiter. Pindutin lang. Para maging pantay-pantay. Tapos, pagkatapos nun, gagawin natin high pass filter. Gagawin natin mga 400. So, yan. Tumiit na siya. So, hindi pa tayo natatapos dyan. Gagawin naman natin ay punta sa UWA Shack. Kung wala ka pang UWA Shack, i-download mo na to sa Google para may add mo sa iyong Audacity. So, ganyang adjust lang, no? O, mga ganyan. Tapos, C or D. Gagawin natin B. So, yan. Letter B, no? Apply. Tapos close. After nun, normalize ulit natin siya. Hanapin lang normalize. So, yan. Na-normalize na natin siya. So, hindi pa tayo tapos yun, no? Gawin natin ay punta tayo sa floor pitch di floor pitch, no? Floor pitch de-esser. So, gagawin natin. Nakatutok sa 5K. Tapos to 12 o'clock settings. So, sagad natin attack. Release. Okay na yan. Apply natin. Tapos close ulit. Tapos balik tayo sa effect. Gagawin naman natin. Sana ba yun? Dito tayo sa speed pitch de-esser. So, sa speed pitch de-esser para without S, mabura niya. So, ganyan lang settings.
So, kung wala kayong mga BST na to, eh, hanapin mo na lang sa Google, ano? So, apply na natin siya. Tapos, close. Tapos, balik ulit tayo sa effect. Ang gagawin natin, punta naman tayo sa Thrill Seeker. Sa Thrill Seeker, gagawin natin na factory preset lang. Tapos, piliin natin yung letter A. So, yan. I-apply ko na siya. So, yun. Tumaki na naman ulit siya. Gawin natin. Hanapin lang ulit ang normalize. So, yan. Normalize na siya. Tapos nun, punta naman tayo sa isotope vinyl. So, ang gagawin natin dito sa isotope vinyl, adjust lang tayo dito ng 47, 55, 29, 29. Tapos to, gawin natin dito. Yan. Tapos to, yan. 2000 yung adjust nyan. Okay na. Apply na natin siya. Tapos, close ulit. Balik ulit tayo sa effect. Saan ba yun? So, Blackfish Compressor. Gagawin naman natin ito sa Blackfish Compressor. Factory preset, default. Okay. Gagawin natin ay low cut, tapos air, bypass, stereo, tapos sa saturation niya, 12 o'clock, 12 o'clock. Tapos to, gawin natin dyan. So, ganyan lang ang settings. So, apply ulit natin siya. Okay, close. Tapos nun, ang gagawin naman natin ay punta naman tayo sa low pass filter. So, low pass filter nakalagay dito ay 1,000. Gawin natin mga 500 lang. So, yan. Okay na natin. After natin magpunta sa low pass filter, punta naman tayo sa notch filter. So, frequency niya, gawin lang natin siyang 50. Mga 50 lang to. Sa baba, okay na yan. 1.0. So, okay na natin. So, yun na. At pagkatapos noon, ay punta naman tayo sa G-snap. Dito sa G-snap ay punta lang tayo sa factory preset. Hanapin lang ang Snappy C major. Kung wala ka pa ng mga plugins na to, eh hanapin mo lang sa Google at para ma-add mo sa iyong Audacity. So apply na natin siya. So 'yun. Tumigil siya ng bagyan. Gagawin naman natin ay normalize lang ulit natin siya. So, yan. Na-normalize na natin siya. Ang gagawin natin ay the next step naman is dito na tayo sa reverb. So, sa reverb, mag-adjust lang ng katamtaman. 30, 33, 20. Sa damping niya is 45. Tone low, gawin natin 100. Tone high, 100 natin. Tapos to, mga 60 lang or 50. 60 lang, ganyan. Okay na yan. So, yun. Tapos lagyan natin siya ng echo. So, echo 0.2. Tapos sa kabila, 0.2. So, 0.2 sa delay time seconds. Decay factor, 0.2. Okay. So, yun. Takay muna natin siya ng bagya. Tapos nun, punta naman tayo sa sino ba yun?
Punta naman tayo sa nakawala pa isang plugins ko. So wait lang guys ha. Hanapin ko lang siya. Punta tayo sa nakawala na hinanap ko. Try natin ito sa Pacer. So sa Pacer, tingnan natin sa manage kung default. Dito sa LFO frequency, gawin lang natin siyang 1.0. Sa feedback niya, negative 20, apply. Tapos close natin. So ang gagawin natin dito ay duplicate natin siya. So duplicate, select mo lang yan lahat, yung all track na yan, tapos duplicate. Tapos to left, right, mga negative 1, negative 1 din. Tapos niyan, select mo itong dalawa, track, tapos mix, tapos render, mix and render. So yan, monotype na siya. So hindi na siya katulad ng kanina. So hanapin ko lang ulit kung meron bang kung meron bang ito, classic filter, importante ito. So sa classic filter, gagawin natin dyan is high pass. So yan, gawin natin siyang ganyan lang ang settings, no? Ayan. Tapos dito, high pass. Tapos click OK. After nun, ay normalize natin siya. So, okay na. So, kapag ka meron kang mga hindi na ano rito, mukhang malinis naman siguro yung mga parte dito. At okay na siya siguro. So, pa-play na natin siya ngayon para maano na natin, mapakinggan na natin kung ano yung tunog, no? So, play na natin siya ngayon. Pag-ibig kong nakalaan sa'yo, yan ay pangakong totoo, seryoso ako. So, play ulit natin siya. Pag-ibig kong nakalaan sa'yo, yan ay pangakong totoo, seryoso ako. So, malayo na sa tunog ng kanina, nung plinay ko, no? So, iba na yung tunog niya ngayon. At mas, ano na siya, mas crispy at mas maganda. So, guys, at kung ganagustuhan mo itong video na to, ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para updated sa mga ganitong klase ng video. Ako nga pala si Big G at yan tayo natatapos. Isa na namang another tutorial. Sa susunod ay ituturo ko naman ang paggamit ng harmonic at kung paano ito nabubuo na para bang maraming mga boys sa magkabila left and right magiging parang chorus type siya na karaniwan ay ginagamit na ngayon ng mga singer. So isa rin to sa mga magagandang mixing. So, ituturo ko yon next time. So, dito lang po tayo natatapos guys at maraming salamat.